guys, once again, welcome to New Zealand. So, ang guest po natin ngayon ay Sir Ronilo Balgos. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir Ronilo. Yes, sir. Yan, so si Sir Ronilo po ay baguhan po na dairy farm worker dito sa New Zealand. Dumating po sila noong last July 2022 dito sa New Zealand. Sila po, kasi sinabi kong sila, kasi kasama po niya yung kanyang family dito sa New Zealand ngayon. So, Sir Ronilo Balgos po ay nagtapos bilang teacher sa Pilipinas. So, wala po siyang any dairy experiences. So, ibig sabihin po, si Sir Ronilo ay nagtrabaho bilang salesman. Yung kanyang background is salesman. So, most of the experiences of Sir Ronilo is salesman sa Pilipinas. And then, nagtrabaho po siya sa government under the ILG. So, ngayon po, malalaman po natin kung ano ba talaga yung mga step, mga process mga naginawa ni Sir Ronilo kung bakit nakarating po siya sa New Zealand at ano ba talaga yung mga experiences niya ngayon dito sa New Zealand bilang dairy farm worker. Yun. So, Sir Ronilo, so magandang araw po. So, hello, sir. Thank you very much po sa pagpapaunlak ninyo sa interview natin ngayon. Yes. So parang kakaiba po talaga yung experience nyo kukumpara ko sa mga ibang dairy farm worker. Kasi usually, majority ng mga dairy farm worker na dumarating sa New Zealand talaga ay mga single applicant lang talaga. Kung hindi yung tatay, yung father, yung mother, ganun. So bihira talaga yung nakakarating dito sa New Zealand as a dairy farm worker na kasama mo kaagad yung family mo. So, ano ba yung experience mo regarding that? So, una sir, napakasaya kasi unang application po namin ito sa New Zealand, sir, na kasama ang family. So, actually, nung una sir talagang medyo mahirap din mag-apply eh. Hindi ganun kadali, madaming mga papel ang kailangan para makapasok po dito sa New Zealand. Pero, ang alam ko sir, sa pagkakaalala ko, nagpasa ako na application ko around July 2021. So almost 1 year din po akong naghintay para hanggang sa nahintay ko yung na-approve yung aming visa para makapunta po dito sa New Zealand. So medyo mahirap po kasi madami po talagang papel. So sa awa naman lang po ng Diyos, na-provide naman po namin yung mga kailangang papel para makapunta po dito. Siyempre, alam ko talaga, sir, na napakahirap talagang dalhin yung family dito sa New Zealand din, ano? Kasi marami mga evidences na kailangan. Siyempre, yung asawa mo, yung mga anak mo, na dadalhin mo dito. Siyempre, kailangan mong i-provide yung mga document na yon para maniwala yung ma-convince natin yung immigration officer ng New Zealand na legit talaga na family mo sila. So ano ba yung mga document na mga hinanap talaga nila na although napakahirap talaga i-provide pero na-provide mo for sure, yes. Kaya nasama mo talaga yung family mo. Sir, so madami po talaga yan. So unang-una na, yung mga certificate na kailangan po dyan. Una, yung sa birth certificate po namin bilang yung sa pag-asawa, maging sa mga anak po namin talaga hinahanap po yan. At the same time, yung sa marriage certificate po namin. Katunayan po na talagang mag-asawa po kami ni Mrs. Ko. So yan po yung mga talagang unang hinanap po sa amin ng mga documents. Then regarding po dyan yung mga communication po namin bilang mag-asawa kasi minsan dapat magkalayo kami. So dapat may communication pa rin via messenger or via phone call, mga ganon. So hinanap pa rin sa amin yan, sir. So talagang napakahirap, parang pumapasok sa butas ng karayom eh sa mga kailangang mga requirements. So talagang sa awa ng Diyos, yung mga requirements na yun, sir, bali nagtulungan po namin ng family ko, yung misis ko, para ma-provide, para at least maipasa po namin yung mga documents na yun. Yan, so yun po guys, ano, ganun katindi talaga yung mga dadaanan mo sa pagpaprocess ng mga requirements mo para ma-approve yung visa as a family, guys, na pupunta dito sa New Zealand. So, marami pong nagtatanong, sir, ngayon, kung ano ba, kasi alam natin, sarado ang border ng New Zealand for in three years time talaga. So, ano ba yung klase ng visa na meron kayo ngayon? So, yun po, bale, ang pagkakalam ko po, yun po yung critical purpose visitor's visa.
yung binigay po sa amin para makapasok po dito sa New Zealand. Yun, so yung critical purpose visa guys, so ang pagkakaalam natin dito, ito yung visa na ibinigay ng Immigration New Zealand para sa mga nagnanais na makarating dito sa New Zealand sa panahon ng lockdown o yung sarado yung border. So ibig sabihin yung dairy NC ay nagbigay sila ng slots at napabilang sila Sir Ronilo at kasama ang kanyang family. So isa sa mga benefits ng program ng dairy NC na yon ay makasama yung family. Kaya lang yun guys, maraming nakarating at nakatanggap ng critical purpose visa pero most of them are individual applicant lang talaga. Pero yun, so kailangan mo talagang dumaan sa napakaraming proseso para makasama mo yung family mo dito sa New Zealand. So kung ito lang Sir Bo, na tatanungin lang kita, ano ba yung mga experiences na ginamit mo para makarating dito sa New Zealand? So, required ba talaga yung mga experiences na yan para mag-apply ng ganitong visa noon? Or, so kailangan lang talagang may mga proseso na dadaanan? So, una sir, hinanapag din po kami ng mga experiences before. So, may mga naipasa naman po ako. Kaya lang regarding po sa animal production, yung mga naibigay kong mga trainings. Mm-hmm. So, inaccept naman po nila yon. Tapos, habang tumatagal po, habang nag-ayos po kami ng papel, yung other documents pa po na hinanap po sa amin regarding, kasi po family nga po kami pupunta po dito. So, nung na-provide po namin yon, pumasa naman po yung aming mga requirements. Yun. So, yun guys. So, yun, nakapulot po kayo ng idea. At yun po yung mga step na ginawa po ni Sir Ronilo para makarating sila as a family dito sa New Zealand. Ngayon, Sir Ronilo, so ano ba yung mga, siyempre wala kang experience sa dairy farming sa Pilipinas eh. So pagdating mo sa New Zealand, so malaki ba talaga yung adjustment? Ano ba yung mga skills at experiences na naranasan mo na talaga dito sa New Zealand ngayon? Yan, alam mo sir, talagang na-shock ako nung pagdating ko dito eh. At yun nga sir, wala akong experience sa dairy, so talagang nangangapa ako. Pero as goes by, day by day, habang nung pumasok na ako sa trabaho, talagang ino-observe ko din kung ano yung mga ginagawa ng mga kasama ko. At the same time, tinuturuan ako ng aking mentor, yung aking employer, para kung ano yung mga dapat kong gawin. So yan, una nakikinig ako, tapos sinusunod ko kung ano yung mga inuutos nila. So sa una talagang masakit sa katawan kasi hindi ako sanay sa ganyang trabaho. Pero habang tumatagal sir, nakikita ko na talagang kung talagang susundan mo yung tinuturo sa'yo, madali lang yung trabaho actually. Pero sa una nga medyo masakit sa katawan o nanibago ka rin. So adjustment din sa environment kasi nga iba po dito sa New Zealand eh. So nung natutunan ko na yung mga tinuturo po sa akin sir, yan, medyo parang dumadali ng dumadali at parang na-enjoy ko na yung trabaho sir. Kasi nga nasasanay na ako. At the same time, napapamahal na ako sa trabaho, ganun din sa mga alaga kong mga baka, sir. So, napapamahal na rin ako. So, parang madali na lang yung trabaho pag ganun. So, sa tingin nyo ba, Sir Ronilo, may future talaga yung dairy farming sa New Zealand? Malaking future, sir. Oo, kasi marami ngayon nagsasabi ng mga dairy worker dito na napakahirap daw na trabaho yung dairy farming. Pero sa pagkakarinig ko ngayon, pagkakaintindi ko sa sinabi mo, nag-i-enjoy ko sa ginagawa mo at parang magaan naman siya na trabaho para sa'yo. So sa tingin mo, ang dairy industry sa New Zealand ay meron talagang future sa mga katulad nating mga farmers? Malaking future sir ang dairy farming dito po sa New Zealand. Sa umpisa lang naman po kasi talagang mahirap yan eh. Pero pag nasanay ka na sa trabaho at nakita mo na talagang maganda yung production mo, talagang may enjoy mo sir. At the same time sa New Zealand po kasi, ang pinaka main ano po nila dito para maging tumaas po yung economic po nila is dairy farming. So magandang opportunity po ito para at least hindi lang makakatulong dito sa New Zealand at the same time lalong-lalo sa pamilya po natin sa Pilipinas. Ayun. Yun. Yes, yes sir. Isang tanong na lang po. Ano? So yun, maganda po yung mga experiences at mga salita mga binitawan nyo ngayon. At malaking tulong po sa mga viewers natin, mga gustong
pumunta dito sa New Zealand. At yung mga farmers natin na nandito na sa New Zealand na medyo tumatagilid na yung mga desisyon nila. Parang gusto na nilang i-give up yung profession nila as a dairy worker. Pero ito guys, ano, kay Sir Ronilo, baguhan pa lang siya 6 months sa New Zealand. Pero nakikita niya guys yung future ng dairy industry dito sa New Zealand. So gusto ko kung pwede po bang malaman sir kung ano pa ba yung mga plano nyo in the near future. So gusto nyo bang mag-step up into a dairy business career in New Zealand or stay as employer na lang? Actually, gusto ko sa lahat naman ng mga dairy worker po dito sa New Zealand, gustong umangat ang kanilang mga profession. Mm-hmm. So as a dairy farm assistant, syempre gusto ko rin po later on maging farm manager. At the same time, habang tumatagal siguro sir, makagaroon din ng own business, ganyan yung sa, especially sa dairy farming, para at least yung ako na yung talagang magpapatakbo sa farm mismo. Mm-hmm. Ako na mismo yung magpapatakbo doon, ako na yung magmamanage lahat, ganyan. At the same time, para at least matulungan ko yung family ko, makakuha ko ng ibang mga Pilipino papunta po dito para matulungan din sila. Kung paano kami tinulungan ng aming employer, ganun din yung gusto kong mangyari sa buhay ko dito sa New Zealand as a dairy farm worker. Yan, napaganda po yung sinabi po ni Sir Ronilo. Mga guys, ano, so ngayon, tatanungin natin kay Sir Ronilo, ano ba yung mga kailangan pang mga skills na dapat natin i-develop? Ayun. Maganda talaga yung plano mo, sir. Ano, pero para malaman din namin as dairy worker, kasi gusto rin namin sabayan yung plans mo. Kasi minsan nawawalan na talaga sa focus yung mga ibang dairy farmer eh. So maganda kang sabayan talaga kasi yung pangarap mo talaga ay yung plans mo talaga ay mag-step up ka talaga ano, yes, sa mga next level ng dairy career dito sa New Zealand. So sa tingin mo sir, ano yung mga skills na kailangan mo pang i-develop? Actually, napakarami pang skills ang kailangan ko i-develop, sir. Kasi nga, from zero experience, so unti-unting nade-develop yung other skills sa dairy farming. So gusto ko, ma-develop pa yung other skills like yung sa artificial breeding, ganyan, sir. Mm-hmm. So actually, wala nga po akong experience sa ganon. So gusto ko ding matutunan yung mga ganon. Kung paano po i-check yung mga baka po natin kung may mga mastitis, mga ganyan. More basic pa naman yun, pero kailangan ko ding matutunan at ma-master yung mga yun. Kasi sa dairy farming, sa milk production po talaga ang pinaka-main ano po natin yan para kumita. So, sa gata, so pag may mastitis po kasi yung mga alaga po nating baka, so menos po dun sa ano po yun, dun sa milk production po natin. So kailangan kong yung skills na ganun, ma-detect lahat ng mga mastitis para at least ma-minimize po yung ganun para tumas po yung production po natin ng gatas. Ayun, salamat sa napagandang sagot, Sir Ronilo. Yes, sir. So, ngayon sir, marami kasi mga videos na lumalabas sa YouTube na yun at pinopost nila yung kita daw sa New Zealand talaga. So ngayon, as bagong dairy worker, so 6 months mo pa lang dito sa New Zealand, pwede ba namin malaman kung magkano ba talaga yung actual na neto na natatanggap mo sa iyong account? Base po dun sa pumapasok sa aking account, monthly po kasi yung basis po nung salary ko, sir. So around 3,015. So yun guys, so 3,015 yung pumapasok sa account ni Sir Ronilo. So that is 1 month, so 4 weeks po. So kung kukunin po natin yan sa fortnight, so nasa 1,500. Ganun po siya. So yun guys, so malinaw sa atin ngayon, legit ito. Mismo yung dairy worker ang nagsasabi sa atin kung magkano talaga yung mga neto na pwede natin kitain sa New Zealand. So yun guys, so sana makatulong sa inyo itong video na ito para may pagpatuloy nyo yung mga dairy worker na nandito ngayon sa New Zealand, may pagpatuloy nyo yung dairy farming, may future guys sa dairy industry sa New Zealand. So wag lang kayong bumitaw. Yung mga kaibigan naman natin sa New Zealand na Pilipinas na gustong pumunta sa New Zealand, so huwag kayong mawalan ng pag-asa, just develop some skills
yung alam yung pwede niyong gamitin sa New Zealand. Especially ang nakita ko dito talaga yung attitude. So if you have the right attitude, guys, at nakikinig ka talaga, so katulad ni Sir Ronilo yung sinabi niya, so matuto tayong makinig, develop the right attitude, at may pagkakataon talaga tayong maging successful dito sa New Zealand as a dairy worker. So yun, so maraming salamat po Sir Ronilo sa pagpapaunlak ninyo. Pero you, ano yung last words niyo sa mga kaibigan natin diyan na nakikinig? So sa mga kaibigan natin diyan, so mag dapat inspire lang po tayo maging kahit dairy farm worker tayo dito, at least ito yung parang stepping stone po natin para umangat sa buhay. So hindi naman ibig sabihin na kung dairy worker tayo, hanggang doon na lang po tayo. So habang dito po tayo sa New Zealand, patuloy tayong mag-aim ng high, mag-goal tayo ng high para at least kung ano man yung mga minimit natin sa buhay na gusto nating matupad, matutupad natin kung tutulungan natin yung sarili natin kasama yung unang-una syempre sa tulong ng Diyos at kasama yung family po natin. Yan, so maraming salamat mga kaibigan, mga ka-farmers natin yan. Maraming salamat guys sa panonood nyo ng mga videos natin. So patuloy po tayong mag-upload ng mga videos na ganito para ma-inspire yung mga ka-farmers natin at mga gustong nagnanais na pumunta dito sa New Zealand. So maraming salamat sa oras ninyo, Sir, yes, sir. Ronilo. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. God bless.